Shocking, just in, grabe, matindi to. Senator Amy, kumanta na. Kongreso, bumwelta, cha-cha, issue up. Fates. Ayan, itong balitang ito, itong videong papanoorin natin ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga balitang mapapanood natin. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Laking bagay ng 31 million votes, di ba? Ang tao, parang nabudol eh. Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport? Akala natin dun sa infrastructure? Kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Aba, ba't nauwi dito sa tsa-tsa? Kaya nahihilo yung tao. At minsan tinatanong sa akin eh, ma'am, iba yung binoto natin. Bakit tayo nabudol nito? Narito ang bida. Grabe si Senator Amy, no? Ay, grabe, rekta-rekta, no, grabe. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Mga congressman sa Bicol, nananawagan po na tigilan na ng Senado ang inquiry tungkol po rito sa People's Initiative, no? Yan po, nireject po ng pamahalaan. Ito pong request o yung panukala nito ni UN Rapporteur Irene Khan na kakayakan na yan. Buwagin na ang NPLCAC. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin tong mga Bicol congressman. Ito, sige, pagbigyan po natin, no. Bicol Solon's call for end to Senate inquiry into People's Initiative. No, bakit po nila tinututulan, no? The current Senate hearings on PI process initiated by private groups long yearning for charter change in which the House of Representatives and its leadership have surprisingly and unfortunately become the subject of inquiry. Okay. So, naging subject daw po ng inquiry yung mga taga House of Representatives, yung mga congressman, contravene interparliamentary courtesy and risk of undue interference by members of one chamber in the official acts of legislators belonging to the others. Okay, no? So sinasabi po nitong si congressman, sino ba tong congressman na to, El Rey Villapuerte, no, na sana tigilan na ng Senate dahil wala na siyang yung interparliamentary courtesy, no. Magkaiba po yung house. Di ba? Sabi, bakit po ba kayo nagagalit kung matalino po ako? Mga taga Facebook, huwag po kayong magalit pag may matalino kayong naririnig. Ano po magagawa namin? Eh, matalino po kami. Gusto nila yung nagsasalita, mang-mang. Para ako gusto, para ako mang-mang. Nagagalit sila ba? Bakit daw ang talino ko? Ano pong magagawa niyo kung matatalino kaming mga Duterte vloggers? O, ito sinabi ng mga taga Davao. Kami sa Davao, nagkaisa sa oras ng trahedya. Wala kaming pake sa presidente dahil wala naman siyang pake sa oras na to sa hirap ng taga Mindanao. Mas mabuti nga mahiwalay ng Mindanao sa Luzon at Visayas. Yan, taga Davao po yan. Ayun, yung nararamdaman ng mga taga Mindanao, yung mga taga Davao, na parang nai-itchepwera sila nga, no, sa scene. Diba? Na hindi nabibigyan ng importansya. Ang hirap kapag ganyan ang tumatanim sa mga kababayan natin, no? Hindi nila maramdaman. Kailangan na pamamahal na walang kwentang gobyerno. Mm-hmm. Yan po sinabi ni Cliema, Nodge Cliema. Nakakalungkot na makakarinig tayo ng ganyan, no? Na syempre, yung administrasyon, yung gobyerno ngayon is masasabihan ng ganyan. No, syempre, expect natin dati talaga na magiging maayos ang bansa natin dahil nandiyan si PBBM, nandiyan si VP Sara, magkasama yan, ang lakas niyan. Siguradong aangat uli tayo, susulong ang bansa, magiging maayos. Pero eto, hindi sa kanila nagsimula. Nagsimula lang sa mga taong nasa gilid-gilid, yung mga kuliglig. Doon ang lakas ng puwersa ng mga yun para talagang gawing ganito ang sitwasyon. Grabe. Sinasabi po ni Villapuerte na bakit tila yung tinutumbok ng inquiry ng Senate eh yung mga congressman.
Eh, yun po lumalabas eh. Yun po ang lumalabas, no? Ang nagsasalita, yung mga tao. Pumirma po kami. Sino nagpapirma? Si ganun po. Kaninong tao yan? O, dun tao po ng congressman. Okay. Yun yung sinasabi namin eh. Hindi talaga po pwedeng hindi kayo ma-involve. Kasi ang problema po, pasensya na kayong mga congressman. Alam na po ng lahat ng tao na may involvement kayo dyan eh. Alam niyo, hindi niyo naman maluloko yung mga Pilipino. May social media na po eh. No? Yung mga sinabi niyo noong December, inuulit lang namin. Gusto niyo ulitin ko yung mga sinabi ng mga congressman noong December? Emphasize that the investigative actions of Senate against members of the House breach the mutual respect and civility expected in the bicameral setup of the Philippine Congress. So ang gusto niya po ay magkaroon po sila ng paggagalangan, di ba? Igalang niyo naman yung mga congressman kasi kami dinidiin niyo. Yun yung gusto niyang sabihin eh. Pinalalabas ninyo na kami yung may kasalanan. Di ba? Okay. The call to halt the Senate's investigation reflects the House's desire for a collaborative effort to enact significant economic reforms. Okay. Di ba? Ang ganda ng sinasabi nila kung yan lang po yung sinasabi nila. Pero wag na po tayo magkunwarian. Ano po yung sinasabi kung wag magkunwarian? Congressman L. Ray Villafuerte. Sa People's Initiative na pinapipirmahan ninyo, ang mangyayari po kung yan po ay mapapatupad, halimbawa po magbabago tayo ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, ayon dyan sa pinapipirmahan na kumakalat ngayon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ang dati separate voting bicameral, no? Yung Senate, sabi nga ni Senator Amy Marcos, kahit pagpapalit lang ng kalye. Kahit pagbutuhan. Kahit pagpapalit lang po ng kalye. Separate po yung voting. Ibig sabihin, iba yung boto ninyo sa Kongreso, sa House of Representatives. Iba naman yung boto nila sa Senado. Kasi konti lang sila eh. 24. Di ba? Tapos kayo, 300 plus. Ang gusto ninyong mangyari, ang gusto mangyari ng PI, gawing isa na lang ang boto. So yung isang senador na binoto ng 15 million, yung pinaka mababa, ay binoto ng 15 million. At ang isang congressman na binoto lang sa kanyang distrito, no, na 200,000, parehong isa lang ang boto. Sa tingin nyo po ba makatarungan yun? Diba sinasabi po ninyo na dapat igalang ng Senado yung Kongreso? Samantalang yung People's Initiative, no, na malabas na po ngayon ang katotohanan, kayong mga congressman ang may pakana, ay tanggalan ninyo ng power actually yung Senado. Very powerful yung Senado. Binoto yan ng Pilipinas eh. 24 lang sila na binoto. Kayo po, binoto separate voting. No? Magkaiba yung boto ng Senado at saka Kongreso. Bakit po magpapapirma kayo na isahin na lang yung eh, yun po ang nakikita oo, namin. Oo, unfair talaga yun kapag pinag-isa yun eh. Di ba napakalayo ng bilang ng Kongreso sa Senado. Siguro mas marami ang bilang nila. No? Na maraming bilang nila dyan dahil 300 sila. Pero yung pinagbutuhan is malayo. Kasi ang mga senador, binoto yan ng taong bayan. No? Luzon, Visayas, Mindanao ang bumoto dyan. Samantalang sa mga congressman, ang bumoto lang dyan is yung mga distrito lang nila. Di ba? Libo. So kailangan talaga is nakabukod talaga naka-separate voting ang senador, no, sa Congress, sa Kongreso. Hindi pa pwedeng pagsamahin 'yan. At saka hindi mananalo ang Senado sa Kongreso kapag dinaan sa butuhan. So parang mawawala na sila ng boses. Parang wala na rin silang silbi. O di ba? May namas walang paggalang sa Senado. Magiging katumbas na lang sila yung boto nila ng isang Congress. No? Kayo po yung nagpakita ng kawalang respeto sa Senado. Tignan niyo po yung sinasabi na no. Ng inyong speaker. Inuulit-ulit natin eh. Wala kayong pakalam sa People's Initiative. Magtrabaho kayo. Wala raw pakialam. Bakit hindi niya pinapakialaman yung People's Initiative? Eh ilan lang po yung pipirma sa People's Initiative. Tapos yun ang masusunod. Sila po binoto po ng pangkalahatan. Tapos ang masusunod yung 3% lang per district na nagsasabi na isa na lang ang butuhan.
na hindi po po-obra yun. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre nato ngayon natin si Sir Badong Arateles. Ayan ha, yung kan. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating napanood mula kay Balitang Pinoy TV, no? At syempre si Sir Badong Arateles. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.